Pag Jeffrey ang pinag-uusapan, kadalasan basic salary lang ang inaalok ng mga kumpanya naghahanap ng makukuhang tauhan. Pero ang job fair na ito na inorganisa ng Japanese Embassy, hindi pangkaraniwan. Ang ilan kasing kumpanyang narito, aabot ng 100,000 piso ang kayang ialok na sweldo. Ang mga nag-a-apply kasi rito, mga aplikanteng galing na sa Japan at dumaan sa Japan-Philippines Economic Partnership Agreement Program para sa mga nurse at caregiver. May mga companies pong nag-o-offer ng same amount po ng salary. Ang tinitake advantage namin ngayon, opo, yung ma-employed sa Pilipinas para malapit lang po sa pamilya. Ang ilang kumpanyang narito, nag-aalok pa rin naman ng trabaho sa mga nurse at caregiver para bumalik sa Japan. Pero ang iba, naghahanap ng mga bihasa sa Nihongo para maging interpreter at dito sa Pilipinas magtrabaho. Bagamat tumanggi ang mga employer na sabihin ang eksaktong alok nilang sweldo sa mga aplikante, maaari raw itong umabot sa mahigit 150,000 pesos. The package that the market offers for them is really high as compared to the non-Nihongo work opportunities that other companies give out. Pero para matuto ng Nihongo, taon ang kailangan gugulin para maging bihasa rito. Kailangan kasing matutong magsalita at magbasa ng Hapon at makapasa sa language proficiency exam para makapagtrabaho sa Japan. Ang mga OFW nga na dumaan sa JPEPA Employment Program, pag-aaral at hindi agad trabaho ang ginawa pagdating sa Japan. First 6 months dito sa TESDA and then after sa Osaka naman, 6 months din. So overall, 1 year siya. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.